pagdating sa dulo, napakalaki ng space dito. Pwede mo pang isagod yung belt kahit may konting matira. Kasi normal lang naman talaga sa SQVT. May bearing yan dito. Pinapasukan ng ano na. So yun kasi ang hirap kapag puro branded lang yung nakikita mo or na-try mong kalasin. Hindi mo na-try yung mga ganitong uri ng mga scooters. Magre-react ka talaga na wala siyang crankcase bearing. Wala. Palpak yung ano nila, yung CVT nila. No, hindi palpak yan eh. Kung tinry nyo sana na buksan yung gearbox, makikita nyo na hindi palpak yung GY6. Ano? Kaya pala Rusi, pag nasira, sorry. Kaya pala Rusi, pag nasira, sorry. So, good day mga Rangers, this is Ampito Rider and welcome back to my channel of Motovlog. So, since na hindi tayo makapag-motovlog ngayon, merong fracture yung right arm ko. Napag-isipan ko na magbigay ng isang reaction video. So, welcome to my very very first reaction video. So, ngayon ang i-react natin itong upload ng ating isang idol na si Sucks on Well Motovlog patungkol dito sa Rusi Passion CVT set na may problema nga ba. So, bigyan natin ng reaction GY6 CVT kasi meron din tayong isang motor na Motorstar, same setup sa Rusi Passion. So, ngayon, this is my very very first reaction video. So, bago tayo magbigay ng komento or tips about sa GY6, kasi personal experience din natin tong ganitong motor, ay ipi-play muna natin ang kanyang video tapos bibigyan natin ng mga explanation yung ibang mga parte ng video. Yun, 125. Tama ba tayo 125? Pansin ko, binuksan siya kasi namin yung panggulit. So, pinalinis lang mayari. Pansin ko lang dito, ayun o. Yung monitor, dahil sobrang lahat ng agad ng baon. Nakabaon na agad yung belt. So, ibig sabihin, sacrifice sa arangkada. So, pause muna natin. Yung unang napansin niya sa CVT ng Rusi Passion is yung belt na hindi talaga nakaangat ng todo sa torque drive. So, experience ko din yan sa aking Motorstar na Easyride 150N na nakabaon talaga, kumbaga nakasigunda na siya. Wala siyang hatak sa primera. Nandahil yan sa maikling belt niya. So, ang nakatatak dito kasi is, hindi ako nakakamali, same din with the Easyride. Powerlink 8352030, so maikli siya. So, ang solution dito is pwede nating palitan ng Bando E35, so mas mahaba siya kumpara dito sa Powerlink. Or Powerlink din ang gagamitin nyo, pero 842 yung length niya. So proceed tayo. Kung dito, parang nakasagad na rin dito eh. So kung gano'n nakasagad na dito, itin na natin yung kain dun sa... So sa pulley niya sa unahan, hindi talaga yan nakasagad na same sa inaakala natin na lumalapat yung belt sa bushing mismo. So, ang pwedeng gawin natin dito is mag-re-angle tayo or magdagdag ng washer para masasagad siya at angat naman ng konti yung belt niya dito sa my torque drive. Pero ang pinakadabis talaga na paraan dito is bibili tayo ng bagong belt, yung mas mahaba, yung 842 na power length or di kaya bando na 835. Pulley eh, tingnan natin kung hanggang saan niya may makinis. Kung saan niya may makinis, hanggang doon sumasagad yung pulley tsaka sa pinakamababang posisyon. So kung ganun, maikli yung belt. Kaya kasi ang epekto nito kapag ganito, nakalubog agad yan. Kumbaga, nakasugunda ka na agad eh. Kumbaga, tingyari lang naman ha, salip na primera ka para may arangkada yung motor mo. Nakasugunda ka na, bawas na yung power mo, ayun o. So, yun din ang cause ng medyo delayed yung arangkada niya. Tapos parang ang bigat-bigat, parang sobrang ma-RPM yung motor pag umarangkada na siya kasi nasa segunda na siya. Parang sobrang hirap para sa motor na buhatin yung rider at saka yung angkas, lalo na pag medyo mabigat yung may kabigatan yung rider at saka back rider. Pangit siya. Pangit yung setup ng panggilid na to. Yeah, tinanggal na namin itong ano panggilid. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung ano niya, drive case. Ito yung belt niya.
Nagkaroon ka na nga dito ng ano, ang hindi, lubog na nga yung belt mo dito. Hindi ka pa dumudulo. So, sacrifice ka sa arangkada, sacrifice ka pa sa dulo. So, as what I have said na pwede siyang i-reangle tapos bawasan yung limiter ng bola para mas sasagad yung belt. At the same time, makakatulong din yung mas mahaba yung belt para sasampa talaga siya sa pinakadulo ng pulley at hindi naman makompromise yung higpit ng belt sa CVT natin. Bakit ganun, Rosie? Bakit ganun yung setup nyo sa panggilid nyo? Ano nangyari dito? Kasi dito, kanina, di ba, nakalubog yung belt. Sacrifice ka na nga din sa arangkada mo. Pagdating sa dulo, napakalaki ka ng space dito. Pwede makapangkasagod yung belt kahit may konting natira. Kasi normal lang naman talaga sa stock na pulley na hindi sumasagot. Pero hindi yung ganitong sobrang laki na naman ano, agwat. So, hindi ko sure kung nagpalit na ba yung belt ng may-ari. Hindi. Actually, stock talaga yan. E 3-5 ng mga Joy 6. Yung belt ng mga Joy 6 stock talaga yan. E 3-5 na power length. Kusura? Lalo na ito sa mga bagong model ngayon. Ayan. Hindi ko sure kung ito ba talaga yung original na belt nitong Rosy Passion. Kasi pwedeng nagpalit yung may-ari ng belt na mali, maigsi, dapat medyo mas mahaba ito. Yun yung ano. Sa sinabi ko na kanina, mayroong mahaba na belt na sakto din dito sa GY6 or naka-design talaga para sa GY6. Ito yung 835 na bando or 842 na power link. Hindi natin sure eh. Kasi iba yung may, hindi naman sa'yo may-ari nito eh. Pinaano na sa'yo, no? Pinalinis lang. So, palpak yung setup ng panggilid na to. Kung ako tatanong. Kung arangkada ka, bawas agad yung arangkada. Sinasinyan na dura mo na. Kung baga, ano ka na nun eh. Hindi ka naka-premera, segunda na agad. Kasi sa motor, kapag naka-segunda ka, bawas yung ano mo, yung alis mo, yung pwersa. Tapos, napakalaki pang dulo oh. Napakalaki pa oh. Yung panduli ng ano yun, ayun o, napakalaki pa ng ano, hindi na aabot pa. Wanjin pa na yun eh. Ito mga pare, kami napansin ako. Kasi diba, yung nadaan ng belt, yung ano makinis. Yung palinis pa, yung hindi na aabot ng belt. Piling ko dito, hindi ka pinilta ng maaari. Ito yung stock na ng Rosy. Bakit ko nasabi? Kasi, kung dati eh sumasagot talaga to, dapat ito, may gasgas din yan. So ito, andito pa rin yung mga groove niya eh. So ito, as in, andito pa yung groove. Ibig sabihin, simula ng bago to, talagang hindi na umaangat yung belt. So palpak yung CBC set na itong Rosy. Sana doon lang ako na medyo may comment ako. Actually, parang hindi naman palpak. Siguro, iba't ibang manufacturer, lalo na si Saks Onwell na medyo naka-experience talaga siya sa mga branded na motor. Hindi siya naka-experience na mga GY6. Para sa akin, hindi naman palpak. Iba lang talaga yung preference ng mga engineers sa paggawa ng mga scooters o mga motor. So siguro, yun talaga yung factory setting ng mga GY6. Lalo na pagdating dito sa mga CVT. So hindi natin pwedeng sabihin na palpak eh, kasi yun ang design nila. Kasi pwede na naman lang i-design ng same ng Honda, same ng Yamaha. Pero meron talaga silang, kumbaga, siguro trademark nila yon. Alam, kahit dun eh, inayos nila yung CVT nila. Oh, lubog na nga yung belt dun sa torque drive. Bawas yung arangkada drive. Bawas yung arangkada mo. Ano, kapandulo. So, piling ko ito yung stock. Piling ko lang ha. Hindi ko sure. Pero, piling ko ito yung stock kasi. Kung yung dating, kung may dating belt ito, dapat umaabot dito kahit hanggang dito. Kasi normal lang may natitira na hindi umaabot yung belt. Pero hindi yung ganitong malaki. So dito, suggest ko dito sa Rosy, maglaki kayo ng belt drive para kahit paano dumudulo dito tapos umaangat dito sa torque drive. So yun lang mga parte, quick tips lang dito sa panghilig ng Rosy Passion. So kung may ganito kayong motor, hanap kayo ng mas malaki yung ano, belt. Ganito yung lapad niya, pero hanap kayo ng mas mahaba yung circumference o yung mas mahaba. Okay. So yun ang sinasabi ko kanina na palitan ng mas mahaba. Sakto din naman yung sinabi niya na sana ay hinabaan na lang para sa bagong motor na kukuhunin natin sa Rosy man or sa Motorstar o ibang yung mga GY6 na sana hinabaan na lang nila yung belt. Pero I'm sure meron silang rason kung bakit ganito. Kasi nakita ko na ngayon nagpalit na ako ng belt sa akin GY6,
medyo may sabit talaga yung belt na mas mahaba na dun sa crankcase nila. Kasi yung cover nila medyo maliit kumpara sa iba na medyo may room pa sa gilid para sa pag-igot ng belt, or medyo na may kunting pagpag kasi normal lang tamo naman talaga yan. Ang lahat, goods yung torque drive, yung lining, yung pulley goods din eh. Talagang hindi lang siya dumudulo, tsaka nakasegunda agad yung sa may torque drive. So, yan isa pang paraan para mas umangat yung belt is modification ng torque drive. Pero hindi siya recommended for daily use. Pero meron namang mga modification na medyo pwede sa daily ride, gaya ng ginamit ko from GY6SAC. So, modified torque drive by GY6SAC. Pwedeng-pwede siya. Medyo angat ng konti yung belt kasi mas binawasan yung rampa ng pin doon sa loob ng torque drive. Pero ito, magagawin pa naman ang paraan yan. Ang pinakaano ko nga dito, belt drive. Medyo mabahan ng contest. Ano, Tan? Agree ka ba doon? Agree ka doon? Agree. Wala lang yung saboy. Ay, ito na hanap ako rin dito sa pinaka-crankcase niya. Wala siyang bearing dito. Kasi usually kasi sa mga CVT, may bearing yan dito. Pinapasukan ng ano. So yun kasi ang hirap kapag puro branded lang yung nakikita mo or na-try mong kalasin. Hindi mo na-try yung mga ganitong uri ng mga scooters. Magre-react ka talaga na wala siyang crankcase bearing. Kasi usually sa mga Yamaha at Honda, meron talaga yan. Pero later on, i-discuss natin. Ayun, yung axle na yan. Para supporta din sa torque drive. Dun sa may pinakapuno, tsaka dito nakapasok. So sa mga Honda at Yamaha, supporta talaga yan sa torque drive. Kasi yung bearing niya is isa lang doon sa may gearbox. Tapos sinuportahan dito sa may labas na part, dito sa may crankcase. Sa GY6 kasi, dalawa na yung bearing sa loob. So, kumbaga, dulo at gitna. So, kaya hindi na siya kailangan lagyan ng crankcase bearing dito sa may cover. Kasi dalawa na yung bearing niya. Bearing niya, hindi gaya ng Honda na isa lang. Tapos, wala siyang counter bearing doon sa loob ng gearbox. Ito, meron na siyang counter bearing. Kaya, hindi na siya necessary na lagyan pa ng bearing dito sa may crankcase. Hindi siya sa may bearing. Kasi dito, wala siyang bearing. Hindi ko alam kung ganun yung design talaga nila. Kasi ang dami ko nang nabuksan na panggilid. Honda, Yamaha, laging merong bearing. Kaya sinasabi ko, Honda at Yamaha lang ang na-try. Hindi pa siya nakapag-try magbukas na gearbox talaga ng GY6. Kasi doon mo makikita kung bakit hindi walang bearing dito sa labas na part o sa may cover. Kasi dalawa na yun doon sa loob. Dito, lalang sa... Ah, di ba isa yung meron din? Meron. O yung Yamaha meron. Sa Honda meron din. Dito sa click natin. Eh, dito wala. Palpak yung ano nila, yung CVT nila. No, hindi palpak yan eh. Kung tinry nyo sana na buksan yung gearbox, makikita nyo na hindi palpak yung GY6. Kasi Honda Beat user din ako. Honda user ako at saka GY6 user. Then na-try ko din yung buksan yung gearbox niya. Hindi lang puro panggilid binuksan ko, tinry ko din yung gearbox. System nila. Dapat kahit na lang yung CVT nila, maayos nila eh. Para ano. Kaya mo na Rusi. Nasira, suri. No. Ito mga parodit. Yun ang hirap kasi sa mga diehard sa mga branded eh. Medyo may kunting bullying sila pagdating sa brand ng motor, lalo na pag China made. Kaya ako nasabing dapat may bearing dito. Tingnan nyo rin yung design nitong crankcase niya. Meron bilog doon, lalagyan ng bearing, tapos reinforce siya ng mga parang spokes niya. Pagka itong glutes niya, reinforce siya, naka-reinforce siya kasi lalagyan niya ng bearing. Kaso, wala siya talaga.